Pagpapasya ng isang disipulo, ikasyam ng Setyembre. Iniwan niya ang lahat, tumayo at sumunod sa kanya. Lucas Kapitulo 5 Versikulo 28. Nang tinawag ni Kristo ang kanyang mga alagad na sumunod sa kanya, hindi siya nangako ng mga nakagaganyak na pribilehiyo sa buhay na ito. Hindi siya nangako ng pakinabang o karangalang makasanlibutan, ni hindi siya nagsabi ng anumang bagay na kanilang tatanggapin. Kay Mateo habang siya'y nakaupo sa bayaran ng buwis, sinabi ng tagapagligtas, "Sumunod ka sa akin," at siya ay tumayo at sumunod sa kanya. Bago magbigay ng paglilingkod, hindi humingi si Mateo ng sweldo na katumbas ng kanyang tinatanggap sa rati niyang trabaho. Sinundan niya si Jesus nang walang pagtatanong o pagdadalawang isip. Sapat na sa kanya na makasama niya ang tagapagligtas upang kanyang marinig ang kanyang mga salita at makisama sa kanya sa kanyang gawain. Gayun din sa mga alagad na naunang tinawag. Noong sinabihan si Pedro at ang kanyang kasama na sumunod sa kanya, agad nilang iniwanan ang kanilang bangka at lambat. Ang ilan sa mga alagad na ito ay may mga kaibigan na umaasa sa kanila para sa kabuhayan, ngunit noong kanilang tinanggap ang paanyaya ng tagapagligtas, hindi sila nagdalawang isip na nagtatanong, paano ako mabubuhay at matutustusan ang aking pamilya. Naging masunurin sila sa panawagan, at pagkatapos nito noong tinanong sila ni Jesus, "Nang kayo'y suguin ko na walang supot ng salapi, o supot ng pagkain, at mga sandalyas, kinyo lang ba kayo ng anuman?" At kanilang sinabi, "Hindi." Ngayon ay tinatawagan tayo ng tagapagligtas, kung paanong tinawagan niya si Mateo at Juan at Pedro sa kanyang gawain. Kung nahipo ang ating mga puso ng kanyang pag-ibig, hindi magiging pangunahin ang sweldo sa ating mga isip. Palaging mahigpit ang prinsipyo, walang maaaring magtagumpay sa paglilingkod sa Diyos malibang ang kanyang buong puso'y nasa gawain, at itinuturing niyang kalugihan ang lahat ng mga bagay para sa kahigitan ng pagkakakilanlan kay Kristo. Saan mang daan siya aakay, magagalak silang sumunod.